The next nating tackle is problem 207. So ito ay may pagkapareho sa problem 206. Same yung illustration, pero iba yung problem natin. Sabi natin dito, meron tayong steel wire, 30 feet long, hanging vertically. So it supports a load of 50 pounds. So meron tayong externally applied na force, which is 500 pounds. Tapos, compared kanina sa 206, dito, tiganigrek natin yung weight ng wire. So kanina, meron tayong elongation sa baba. Katulad nito, meron tayong external load of 500 pounds. So ito ay, since hindi siya yung weight, ang elongation na mag-result sa ating load na to ay nasa bottom part. Tapos, kung kasama yung weight, then meron pa tayong additional na elongation sa top part natin. Pero since sabi dito, neglect the weight of the wire, ibig sabihin, ang elongation ng natin dito ay mangyayari sa bottom part. Ngayon, ang pinapanapsan dito is yung diameter. If the stress is not to exceed 20 KSI, KSI is kilopound per square inch, per square inches. Ito ay stress. And total elongation is not to exceed 0.20 inches. So ito yung babasihan natin. Ito yung maximum natin, 20 KSI. And yung isa pang maximum na 0.20 inches. Ito, stress. Ito, elongation. For stress, ang formula ng stress ay force divided by area. Para naman sa deformation or elongation, yan ay PLAE. So ang pinapanapsan dito is yung diameter. Ang diameter, mahanap natin yan dito sa part ng area. So ang expectation natin dito is etong area, yan yung i-isolate natin na variable. Pero bago yan, sugat natin muna yung given. Ay, illustration muna tayo, illustration. So yung steel wire natin, 30 feet long, ay nakahang vertically. So if medyo 3D siya, ang itsura nung sa baba niya is pa-circle. Then, pahaba siya. Except, instead na ganito siya, nakababa siya. So, ang haba na ito ay 30 feet. 30 feet. And, ang load niya sa baba ay 500 pounds. So, sa ating simple strain, ang type of force na meron tayo dito ay normal force. Or rather, ang stress na pinag-usapan natin dito is normal stress. So if ito yung force natin, expect natin na yung ating area ay andito. Kasi perpendicular, di ba? Kapag normal stress. Force natin, and ito yung area natin. Kapag 3D, etong surface na to is etong circle na to. So kapag area, cross-sectional area, ang pinag-usapan natin is etong circle na to. Anong area na etong circle? So, ang formula ng area ng circle, area of circle, yan ay 1/4 pi d square. Diameter, id stands for diameter. So, next, given na tayo. So, ito ay sa stress. Ito ay sa elongation. Formula ng elongation. So, given natin, para sa stress, ang stress natin ay 20 KSI. Para sa P, ang force natin ay 500 pounds. Then para sa area, kurang pa tayo ng detail kasi ang area is 1/4 pi d square. Kaso, wala pa tayong diameter kasi yan yung pinapanap sa atin. Determine the required diameter. Ngayon dito naman, deformation natin, yan ay 0.20 inches.
ang air natin, total length nito, ang haba nito ay 30 feet. Then para sa area, natugad dito sa stress natin na part, ang area ng circle ay 1/4 pi d square. Then for E, for ating modulus of elasticity, base sa given natin, yan ay 29 times 10 raised to 6 psi. So ang required sa atin, hanapin yung diameter. So again, base sa ating formula, ang hindi pa kompleto is yung area. And sa area, para makompleto natin ang area, kailangan natin ng diameter. Diameter yung pinapanap sa problem. So since dalawang binigay sa atin na maximum na values, isa sa stress, isa sa elongation, ibig sabihin meron tayong two cases. Case 1, kapag ang maximum value natin ay 20 KSI para sa stress. Case 2 is, ang ating tatakay naman is elongation. So meron tayong two cases. Case 1 and case 2. Ngayon, if ito yung given natin, ito yung mga values natin. Ang question natin, ano yung diameter natin? Kapag ito naman yung given sa atin, ano naman ang ating diameter? Then, based sa ating nakuha dito, ang pipiliin natin is yung bigger diameter. Ngayon, based dito sa ating final answer, di ba pipili tayo between diameter given yung... So, wait, ulitin ko lang. Based dito, diba sabi natin meron tayong two cases. Case 1, given yung itong mga numbers natin para sa stress. Case 2, given yung mga ating mga numbers para sa elongation. Ngayon, diba meron tayong two diameters dito? Ang pipiliin natin na diameter is yung bigger diameter between stress and elongation. Kunyari, mas malaki yung diameter sa stress, kukunin natin yung diameter ng stress. If ang nakuha natin is bigger, is yung bigger diameter is yung sa elongation, ang kunin nating diameter is sa elongation. So, para malaman natin kung ang diameter pipili natin, gawa tayong example. So, for example, ang stress natin, hindi. Kunwari, ang diameter natin na nakuha para sa stress, kunwari nakuha ating diameter ay, sabihin natin, ay 10. Para naman sa irrigation, ang nakuha natin na diameter ay sabihin natin 20. Kunwari lang to. So kunwari, ang area natin 1/4 pi d square, pero kunwari lang. Kunwari, ang area natin dito, ang nakuha nating area ay sabihin natin 12. So di naman siya tama, pero kunwari lang. So kunwari dito, ang area natin ay sabihin natin na 15. Again, kunwari lang to. So, para magaman natin if agad gagamitin natin, first, determine natin ang relationship ng area sa stress and area sa elongation. Ang strategy lang naman natin, kunwari ang kinocompare natin na variable ay in a form of fraction. Kunwari ito, ang P is nasa numerator, ang area is nasa denominator. Kapag kinocompare natin, gusto natin magaman ang relationship between force and area, check natin yung formation niya. Ito ay fraction. Kapag sila ay naka-fraction form, ibig sabihin, sila ay directly proportional. Kapag directly proportional, ibig sabihin, as one quantity increases, the other quantity also increases. For example, dito, kapag tinaasan natin ang area, yung amount of force na kaya niyang i-take ay tumataas din. Same dito. Pag tumaas yung area, yung amount of force na kaya niyang i-take in or kaya niyang i-resist is tumataas din. For example, initially, ang area na ito ay 12. Ang kaya na kunyari na force ay, sabihin natin, 500. Nung tinaasan mo yung area, ginawa mo siyang 15, yung force na kunyari, ang kaya niyang force na ay, sabihin natin, ngaya 3,000. Ganon. Basta yun ang point natin, kapag tinataasan natin ng area, tataas ang force. Same dito. Pag tinaasan mo yung area, since ang L and area ay naka-fraction, pag tinaasan mong area, ang length natin pwedeng taasan din. Ganun pag directly proportional.
Next naman, kapag ang variables natin na kino-compare ay multiplication, for example, force and length, ibig sabihin, pag multiplication, siya ay inversely proportional. Again, pag division or fraction, directly proportional. Kapag multiplication, inversely proportional. Ibig sabihin ng inversely proportional, kapag ang isa ay tinaasa natin, yung isa, bababa. For example dito, kapag ang length natin, pinahaba natin, ang length net ng bar ay pinahaba natin, yung amount of force na kaya niyang i-resist, bumababa. Ganun ang relationship nila. Ngayon, dito sa problem natin, ang gusto natin i-compare is, ano ba yung diameter natin? So, ang diameter natin, siya ay part ng area. Ito yung formula ng area, siya ay part ng area. Kasi dito naman, di naman ito kasama yung diameter talaga. Hindi siya directly kasama. Wala siya dito sa mismong form natin. Pero since siya ay part ng formula ng area, pwede mo siyang i-place dito sa area. So kahit yung area na lang tingnan natin. Ngayon, ang i-compare na naman natin ngayon is yung area and yung stress, area and elongation. Kung gusto natin magaman ang relationship between area and elongation, ay stress and area and elongation, kailangan magaman muna natin if sila ba ay multiplication or division. So, if etong area ay itatranspose natin sa other side, multiply both sides. So, ang itsura niya, pwede siyang P is equal to stress times A, tapos dito naman, elongation times area is equal to PL over E. Ang point lang natin dito, ang stress and area, and elongation and area, sila ay multiplication. Ibig sabihin, sila ay inversely proportional. Kapag tinaasan mo ang area, ang stress natin mas mababa. Kapag tinaasan mo ang area, ang elongation natin mas mababa. So yun yung reasoning natin. Kailangan nating piliin is yung bigger area. Kasi, kapag mas malaking area, both yung stress and elongation, mas mababa. Ang pinag-uusapan natin sa problem, meron tayong maximum na value. Sabi dito, the stress is not to exceed 20 KSI. Tapos yung total elongation natin, not to exceed 0.20 inches. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng tumaas dyan sa numbers na yan. Ngayon, diba sabi natin, area is inversely proportional to stress. Area is inversely proportional to elongation. Ibig sabihin, kapag mas mataas yung area natin, mas mababa ang stress natin and elongation. So yun ang gusto natin makuha. Pipiliin natin yung bigger diameter kasi ayaw natin gumampas tayo sa stress natin and elongation. Kasi sa ating pag-solve dito, kasi natin to. Sa ating pag-solve dito, ang makukuha natin dito is ano yung exact diameter para sa stress na 20 KSI, ano yung exact diameter para sa elongation na 0.20 inches. Ang kinukuha natin dito is yung exact number, suppose ang stress natin is eksaktong 20 KSI and 0.20 inches. So ibig sabihin, kapag kinuha mo yung smaller, automatic pwedeng mag-exceed sa kahit isa dito. Again, pag kinuha natin yung smaller diameter, yung isa, okay lang. Pero yung isa, bababa yung vagina, tataas yung vagina, diba? So, later on, makikita natin yan. Tapos ang point natin, hindi tayo pwede mag-exceed sa numbers na to. And para makuha natin, para hindi tayo mag-exceed dito, pipiliin natin is yung bigger value para sa diameter. Since bigger yung area, smaller yung makukuha natin na stress and elongation. Ibig sabihin, pag smaller yung nakuha natin stress and elongation, ibig sabihin, hindi tayo mag-exceed sa numbers na to. Hindi tayo gagampas dyan. Kasi smaller nga siya. So proceed tayo sa solving. Since, ang sabi nga natin, ang kailangan natin dito is yung kailangan natin i-isolate muna is yung area, since andyan yung diameter. So, on both equations, i-isolate natin yung area. Kasi again, andyan yung variable ng diameter. So, multiply both sides by area. Area times stress is equal to P. Then, divide both sides by stress. Area is equal to P over stress. Sa case 2 naman, multiply both sides by AE. AE
times elongation is equal to PL. Then para ma-isolate ang area, divide both sides by E times elongation. Area is equal to PL over elongation times E. So kahit din na pag ginagawa yung E, okay lang. Ngayon, na-isolate na natin yung area. Next step naman is kailangan natin i-replace itong area by yung formula niya, 1/4 pi d square. Bakit? Kasi anito yung variable na kailangan natin, diameter. Diameter yung pinapahanap sa atin sa problem. So 1/4 pi d square is equal to p over stress. 1/4 pi d square is equal to pl elongation times modulus of elasticity. Ngayon, again, kailangan ma-isolate yung d square, rather yung d. So, transpose natin yung 1/4 and pi. So, para madali sa atin, etong fraction na to, i-divide pa natin. Divide by 1/4 pi. Divide by 1/4 pi. So, this becomes d square is equal to p over eto divided by pi over 4. Kasi pi times 1 is pi lang naman. Same dito. D square becomes PL divided by deformation times E divided by pi over 4. So, di naman sagat ng calculator. Madali ito i-type. Kadalasan nagkakamali tayo dito. So, ang strategy lang naman natin, ito yung main diameter, main fraction bar natin. Lahat ang nasa under ng main fraction bar natin, reciprocal natin. Itataas natin siya, pero reciprocal. Ibig sabihin ng reciprocal, babaliktagin natin. P over stress, tapos ito, itataas natin siya dito, pero i-flip natin siya. So instead na pi over 4, magiging siyang 4 over pi. Same dito, d square becomes, copy natin yung main numerator natin, pl over eto, times, flip natin, 4 over pi. So eto na yung ating substitute. Pero di pa tayo tapos pag ha, kasi ang pinaparap sa atin dito is diameter. Required diameter. And eto, d square pa siya, d square. So dapat, literally d lang. Square root both sides. D is equal to the square root of P over stress times 4 over pi. D is equal to PL over eto times 4 over pi. So since nakuha na natin to, substitute na tayo. Ang P natin ay pero bago tayo mag-substitute, kailangan ayusin natin yung units natin. Very important na maayos yung ating units. So meron tayong two system, meron tayong SI units. Kapag SI units, ang kadalasan natin na units ay newtons, tapos mm, tapos mm square. Yan yung mga combination natin. Kapag SI unit. Kapag US customary unit, ang kadalasan ginagamit natin ay pounds para sa force, para sa length naman yan ay inches, para naman sa area yan ay inches square. So ito na yung gusto natin combination. So basic given natin, or kung sa stress, ito ay newton per millimeter square. So dito, since ang force natin is pounds, newton, pounds, ang area is mm square, area is inches square, expect natin ang ating stress ay pounds per square inches. Ang pounds per square inches, kung ito can be written as MPa, ito can be written as PSI. Pounds per square inches, pounds per square inches, MPa, eto. So based dito, eto ay 20 KSI. Again, sabi natin, ang gusto natin ay PSI. So para ma-convert natin,
ang 1 KSI equal siya sa 1,000 PSI. Tama ba? Tama. Ibig sabihin, meron tayong 20,000 PSI. Next, 500 pounds. Pounds na siya. So, okay na tayo. Next, eto. Wala naman tayo. Okay na yan. Okay na yan. Next naman dito, inches. Okay na siya. Eto, feet. Convert natin into inches. Ang 1 feet, equivalent siya sa 12 inches. So, 30 times 12. 360 inches. So, eto, okay na siya. Inches. Inches. PSI. Diba? Kompleto na tayo. Inches, inches, PSI, pounds. Eto, PSI, pounds. Okay na siya. So, since okay na siya, pwede na tayo mag-substitute. For force natin, yan ay 500 pounds. Ang stress natin, yan ay 20,000 PSI times 4 divided by pi. Next naman dito, ang P natin, yan ay 500. Ang L natin ay 360 inches. Deformation natin, 0.20. Modulus of elasticity, 29 times 10 raised to 6 PSI times 4 pi. Take note, dapat pag ganito, extend natin yung square root para di tayo magito. Suppose ko lang, solve natin. So, nakuha natin para sa stress, yan ay 0.1784 inches. Para sa elongation, ang diameter natin ay 0.1988 inches. So, sabi natin, ang ating pipiliin dito is yung bigger diameter. Sa case na ito, 0.1988, yan ang ating pipiliin diameter. Ito. Kasi sabi natin, etong nakuha nating diameter para sa case 1, etong diameter na to, it will give us a stress na 20 KSI, or rather 20 PSI, 20,000 PSI. And eto naman na diameter na to, it will give us an exact value of, or siguro approximately, 0.20 inches na elongation. Ibig sabihin, again, ang binibigay sa atin nito is exact value. Exactong 20 KSI, and exactong 0.20 inches. Exactong numbers. Ngayon, if sabihin natin dito, ang ating diameter ay increase natin. Ibig sabihin, ang ating makukuhang stress ay smaller than 20 KSI. If increase natin to, if ang ginamit nating diameter para sa case 1 is 0.1988, try nga natin. Ang formula natin for stress ay, for stress, yan ay P over area. Check natin. Ang force natin ay 500 pounds. Para sa area natin, 1/4 pi. Then ang diameter natin ay 0.1988 d square. Square natin. Solve natin. 500 divided by 1/4 times pi times 0.1988 square. So nakuha natin na stress ay 16,108 PSI. So ang ating maximum na stress sa problem ay 20 KSI. Nung tayo ay gumamit ng bigger diameter, etong 0.1988, ang nakuha natin ay 16,108 PSI, which is smaller than 20,000 PSI. Ito ay smaller than 20,000 PSI, which is the maximum. So, ibig sabihin, kapag pinigil natin yung bigger diameter, ang makuha natin is smaller, thus, hindi tayo nag-exceed sa maximum na bagay natin.
Ngayon, if ang ginamit natin dito is 0.17, ang makukuha natin na stress ay eto mismo, 20,000 PSI. Ngayon naman, para sa irrigation naman, elongation is equal to PL over AE. If ang ginamit natin ay 500 times ang haba nito ay 360 inches divided by ang ginamit nating diameter ay etong 0.1784, 1/4 pi, then 0.1784 pi d square times elongation of 29 times 10 raised to 6 PSI. So try natin yung other na diameter, 500 times 360 divided by 1/4 times pi times diameter of 0.1784 1/4 d square, 1/4 pi d square times 29 times 10 raised to 6. Kapag ginamit natin yung diameter, yung smaller diameter, which is yung sa stress, ang ating makukuha na elongation ay 0.24 or approximately 0.25. Ang ating makuha dito ay approximately 0.25 inches, which is nag-exceed sa elongation natin. Sabi dito, dapat na, ang elongation natin not to exceed 0.20 inches. Nung ating ginamit ang smaller diameter, nagkaroon tayo ng bigger elongation. Kasi kung ating babalikan, ang sabi natin, ang relationship between area and elongation as well as area and stress ay inversely proportional. If we choose a bigger area, ang ating makukuha na elongation and stress ay smaller. Ngayon, pinili natin yung smaller diameter, kaya ang result, ang nakuha nating elongation dito ay bigger. Thus, nag-exceed siya sa 0.20 inches na required sa atin. Kaya sa case na, kaya pag pinag-usapan natin ang diameter or area in relationship sa stress and elongation, ang ating pipiliin is yung bigger, kasi bigger area and diameter gives us a smaller elongation and stress. So yan ang reasoning natin kung bakit pinigin natin yung bigger diameter.